Dum bum 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 Kung noong araw, ang komedya ay ganito. Wala talagang kwenta tong dyaryo na to, no? Parang yung bigote mo, walang kwenta. Sabog-sabog. Ikaw ka, laki-laki ng chan mo. Sakit. Hoy, hey! Anong gaguluhan niyang dalawa, ha? Ang linay niyo? Ano ba ako dun? Ngayon, ganito na. Ganda ng damit mo. Oo, parang waiter lang, ha? Ma-order naman. Isang sisig, ha? Dalawang buting beer. Ay, dapat butterfly yung ano mo, necktie. Oo nga. Boss, yung bill, ha? Kung dati, ang komedya ay ganito. You see the sentence, kitchen. Para maganda ang bag ko, nalaga ko ng kitchen. Pwede. Mm-hmm. Pero mas maganda yung sa akin. Oo. Kurutin mo ako. Kurutin mo. Aray! Makukurutin! Masa kitchen! Corny. Corny, no? Ngayon, ang komedya ay ganito. Pakita na! Oo nga eh, pero wala nang kwenta to eh. Bakit naman? Iwalay na kami ni Mrs. Eh, ang labi mo dyan? Eh, papaputol ko na lang. Papakain ko sa aso. Ow! Teka nga muna. Ano ba yung mga bagay na pinagtatawanan natin mga Pinoy? At higit sa lahat, bakit ba tayo natatawa? Tumatawa tayo dahil may kakaiba. Dahil may nangyari, nakita, nadinig, o naranasan na hindi inaasahan. May kasabihan nga, ang katatawanan daw ay parang tumitingin sa isang basag na bintana. Tanong mo isang bagay, pero may kakaiba. Hindi mo pwedeng pwersahin ang katawan mo na tumawa. Pera na lang kung ikaw ay si Sisa. Baliw. Pero hindi ba sabi nila, hinehenerasyon lang daw ang pagpapatawa? Ang nakakatawa sa lolo mo, pwedeng hindi nakakatawa sa'yo. At malamang, ay corny ka na rin sa magiging apo mo. Ang nakakatawa sa isang kultura, maaring mapapatay ka pag sa iba. Dati ang pangunahing sanggap lang ng komedyang Pinoy ay ito lang. Taong may kakaibang physical na katangian. Kung hindi pangit, pilay o panot. Kung hindi payat, sobrang taba. Kung hindi maputi, sobrang itim. Dati panahon nila pugo-tugo. Uso mga batukan, sampalan, pakiran, slapstick. Naka-impluwensya ito hanggang kila Dolphy at Panchito na may mga dinagdag na mga modernong elemento. Hanggang kila Tito Vic and Joey at kung paano nila Andrew E., Jano, Ogi, iba rin. Ngayon, uso ang patawang pang-comedy bar, panlalait na nakakatawa naman talaga. Basta wag lang ikaw ang nilalait. O kaya'y ang ginagalang na medyo malusog na bossing ng isang news network. Basta nakakatawa pag nangyari sa iba. Talagang may mga paksa na tabu o hindi karapat-dapat pagtawanan. Gaya pala ng rape, kukuyugin ka ng social media, pero mapupuno mo pa rin malamang ang araneta. Ngayon, hindi mo na rin pwedeng pagtawanan ang mga ganito. Hindi mo na nga rin silang pwedeng tawagin sa mga dating klasifikasyon. Hindi ka na rin pwedeng magbiro base sa kulay ng balat at lahi. Nako, paano na lang yan? Ano na ang pagtatawanan natin? Hindi mo may kasabihan, all jokes are half men. So, paano na lang sa panahon ng political correctness? Na hindi na pwedeng magbiro tungkol sa mataba, hindi na pwedeng lokohin ang mga bakla. Baka naman, balang araw, hindi mo na rin pwedeng pagtripan ang mga politiko. Baka naman pagdating ng araw, ay hindi na rin natin pwedeng pagtawanan ang mga animal videos kasi nga baka umangal ang POS at PETA. Mag-knock-knock joke na nga lang kaya ulit tayo. Knock-knock! Who's there? Ako ang baba. Ako ang mabaho! Ah, mabaho! Pero paano pag hindi na rin pwedeng pagtawanan ang mababaho? Ilala mo naman, baka sensitive sila. Pinsan ko kasi, dalawang beses kong graduate sa loob ng isang taon. Talino! Talino nga. Grabe! Pero wala kayong sa akin, pare. Mm. Ang pinsan ko, sa loob ng isang taon din, tatlong beses yung graduate. Bakit? Talino, ha? Talino nga siya. Pinagbobobo naman ang mga pinsan nyo. Matalino! Sa akin, matalino yun! Grabe! Apat na beses sa isang buwan graduate. Oo! Galing naman nun! Sa matalino yun, ha? Ano ba ginawa mo ang pinsan mo? Basketball player. Hmm?